Ahí. Listo. Listo. Tayo po ay magsimula para sa ating panganib na pagtitipon. Tayo ay manalangin before tayo magsimula. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa araw na ito. At binigyan po kami muli ng pagkakataon para sa pagkukulay-kulay ng mga salita sa pamamagitan, Panginoon, ng gospel letter. At kami, Panginoon, ngayon ay nasa pang-anim na aralin. Panginoon, dalangin ko sa RDS class na ito na mapuspos kami ng Banal na Espiritu at nawa ay magkaroon kami ng pangunawa na makita ang lahat ng aming inaaral. Makita namin ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation sa mata ng gospel, sa mata ni Kristo, na ang pinaka buod o ang pinaka pinupunto ng Biblia mula Old Testament hanggang New Testament ay walang iba kundi ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Pagparahin mo po ang bawat isa na nandito sa oras na ito. Nais po namin ibalik lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Ito ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating talata sa araw na ito, sa pang-anim, sa 1 Corinthians 2, verse 10 at verse 14. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 at 14. So, basahin po natin 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 14, sabay-sabay. Ngunit, ipinahayag ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Nasisiyasat ng Banal na Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos ay hindi matatanggap ang mga bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Ang mga ito ay kamangmangan para sa kanila, at hindi ito mauunawaan, sapagkat sila ay espiritual na siniyasa. Amen? Sa ating pang-anim na talakayin o aralin, ang title ay ngayon ako ay ligtas na, paano ako nabago? Binasa natin sa 1 Corinthians 2:10, nasisiyasat natin ang mga espiritual na bagay o yung mga panukala ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nasisiyasat natin o nauunawaan natin, no, ang salita ng Diyos, ang mga pangkalangitang bagay, no, mauunawaan natin yung espiritual na bagay. Kung tayo ay papanahanan o kikilos sa atin ang Holy Spirit. Kaya nga mahalaga kung nakikinig tayo ng mensahe tuwing worship, hilingin natin sa Panginoon na, Panginoon, puspusin mo ako ng Banal na Espiritu. Ganon din sa pagbabasa natin ng Bible, kahit na ilang beses natin basahin ang Bible, kung hindi tayo nanalangin na, Panginoon, puspusin mo ako ng Banal na Espiritu, hindi natin mauunawaan. Marahil mauunawaan man natin, pero sa physical na pangunawa o sa point of view na literal, no? Kundi basahin natin ang Bible sa tulong ng Banal na Espiritu. Sapagkat
Sa tulong ng Banal na Espiritu, masisiyasat natin. Maging yung pinakamalalim na panukala ng Diyos. Yun ay isinulat sa 1 Corinthians 2:10 sa binasa natin. At ito yung sagot, no? Ito yung sagot sa katanungan na ngayon ako ay ligtas na, paano ako nabago? So nabago tayo hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling katalinuhan, hindi sa ating sariling effort, no, hindi sa ating sariling skill, kakayahan, no, kundi nabago tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya yung pagbabago na tinutukoy natin ay hindi nakikita, kundi yung hindi nakikita na pagbabago. So, nabago tayo dahil sa gospel. Ano yung tinutukoy na gospel sa Bible? Yun ay ang incarnation, crucifixion, at resurrection. So ito ang gospel. Incarnation, crucifixion, at resurrection. Paano ito naging gospel? Sa pamamagitan ng incarnation, siya ay naging true prophet. Sa John 14:6, na lumutas ng ating kasalanan. At sa Romans 8:2, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napalaya mula sa ating kasalanan. At sa kanyang resurrection, sa pamamagitan ng ang anak ng Diyos ay naparito upang wasakin ang gawa ng Diablo. Kaya ito yung gospel. Ito yung kaligtasan. Kaya tayo naligtas dahil sa gospel. Kaya tayo naligtas dahil kay Jesus Christ. No? At napakalaga kung ano yung ginampanan ni Jesus Christ. At ito yung ginampanan ni Jesus Christ, ang pagiging tunay na propeta, pari, at hari. Ito yung tinatawag nating gospel. Ito yung kaligtasan. At nung tayo ay naligtas, tayo ay nagsimulang gabayan ng Banal na Espiritu. Kaya naman, sa pang-anim na pagtitipon natin, napakahalaga na unawain natin kung paano tayo naligtas. Dahil kung may tamang pangunawa ng kaligtasan, may mali rin namang pangunawa. Kung may mga tao, mali ang pangunawa nila sa kaligtasan. Ano yung mga maling palagay tungkol sa kaligtasan? Ang maling palagay ng kaligtasan ay unang-una kung iisipin natin na tayo ay maliligtas kung tayo ay may relihiyon. Naakala ng iba na kung mayroon silang religion, sila ay maliligtas. Sinasabi din ng ibang religion na kung ikaw ay nasa relihiyon nila, maliligtas ka. At kung ikaw ay nasa labas ng relihiyon nila, ikaw ay hindi maliligtas. No, ang tingin nila sa iyo ay baboy. Ang tingin nila sa iyo ay marumi. So yun yung tingin ng iba. Pero nagkakamali. Mali yun. Hindi yun yung sinabi sa Bible na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng relihiyon, kundi sa Acts 4:12, walang sino man, walang ibang pangalan ang ibinigay sa atin para sa ating ikaliligtas. At yun ay ang pangalan lang ni Jesus Christ. Kung sinabi na kung walang ibang relihiyon ka, kaya ka maliligtas, hindi sa relihiyon na tayo maniwala. Hindi pumasok na tayo sa relihiyon na sinabi doon sa Bible. Pero hindi religion yung sinabi, kundi si Jesus Christ. Kaya, maling palagay kung iisipin natin na, may religion ako ngayon. O halimbawa, tayo ngayon nasa Darakbang. Tayo ay Presbyterian, Reformed Presbyterian. So, galing
sa katuruan ni John Calvin. So nasa line tayo ni John Calvin. Doon tayo galing. Yung paniniwala o yung belief tungkol sa tulip. No, kung familiar tayo sa tulip. No, pero hindi natin tatalakayin yun. Tayo ay mag-focus sa lesson o sa aralin natin sa pang-anim na maling palagay kung iisipin natin na tayo ay maliligtas kung meron tayong religion. Yung iba naman, iniisip nila na maliligtas sila kung dadalo sila ng simbahan. So, maling-maling na isipin natin na kung dadalo tayo ng simbahan, tayo ay maliligtas. Dahil ang pinakamahalagang simbahan ay hindi itong building. Hindi yung gusali na pinupuntahan natin linggo-linggo, hindi yun yung simbahan. Ang totoong simbahan ay ang ating sarili. Mababasa natin sa 1 Corinthians 3:16 na tayo ay templo ng Diyos. Kaya kung iisipin natin na maliligtas ako kung aatin ako sa simbahan. Maliligtas ako kung aatin ako sa gusali na yun. So mali yun. So, dahil ang pinakamahalagang gusali ay ikaw. Ikaw ang totoong simbahan. Kaya kung pinanahanan ka ng Holy Spirit ng Diyos, it means nasa puso mo si Jesus Christ, yun yung kaligtasan. Hindi yung pag pumunta ka ng simbahan, maliligtas ka. No, meron lang pumunta sa simbahan na wala na sila sa loob ng simbahan. Nandoon na lang sa labas at nagsasign na lang. No? So, sa tingin natin, yun ba ang kaligtasan? No, hindi yun. Hindi yun ang kaligtasan. So, ano ba yung mga maling palagay tungkol sa kaligtasan? Ang maling palagay tungkol sa kaligtasan ay kung iisipin mo na kung ikaw ay magiging deboto o masipag, ikaw ay maliligtas. Hindi rin pagiging deboto o masipag ang batayan ng kaligtasan. Yung iba, masipag silang magsimba linggo-linggo. No? Yung iba, sinasabi na sarado, kandado, ito ako. No? Sarado, kandado, ito yung religion namin. Sarado, kandado, i-devote namin, itataya namin ang buhay hanggang kamatayan namin, ito yung paniniwala namin. So maraming taong deboto, maraming taong masipag. Sila ay masipag na dumalo, linggo-linggo. Masipag na magbigay ng offering. Masipag na magpaawit sa harap. No, masipag na gawin yung tungkulin nila sa simbahan. Pero hindi yun yung batayan. Dahil kung yun yung batayan, masisipag din yung mga Pariseo. Masisipag din yung mga Buddhist. No, masisipag din yung mga Catholic. Sila ay mga deboto. At sila ay talagang ibinibigay talaga nila yung devotion nila, yung oras nila, no, para sa mga ritual na ginagawa nila. No, lumuluhod sila mula pintuan hanggang sa stage. No, yung mga Buddhist, no, talagang pumunta sila ng mundo para manalangin, no, malayong mundo, no, para manalangin lang. Yung mga Muslim, ganun din sila. Sa oras ng pananalangin, sila talaga ay nananalangin. Kaya maling palagay, kung iisipin natin na maliligtas tayo o magiging deboto tayo o maging masipag. So ano ba ang maling palagay? Kung iisipin natin na maliligtas tayo sa filosofiya. Hindi rin tayo maliligtas ng filosofiya. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating kaalaman. Sinabi sa Colossians 2:8 na kung tayo ay magiging kung tayo ay sa tingin natin maliligtas tayo sa pag-aaral o pagkakaroon ng maraming kaalaman, no, hindi ito makapagliligtas, kundi mas lalo lang itong magbibili sa atin ng kapahamakan. No, maraming matatalinong tao na hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi na sila naniniwala sa Diyos dahil naniniwala na sila sa kakayahan nila. No, naniniwala sila. Parang Genesis 3 problem na
hindi na nila kailangan ng Diyos. Dahil yung sarili nila mismo ay Diyos. Bakit ang tingin nila sa sarili nila ay Diyos? Dahil matalino. Marami silang alam na filosofiya. No, yung mga scientists, marami silang alam na philosophy. No, pero maling palagay kung iisipin natin na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kaalaman o philosophy. So, ano pa ang mga maling palagay? Panglima ay kung iisipin natin na maliligtas tayo sa pagbigkas at pagsaulo ng Biblia. Naniniwala na kung marami silang alam sa Biblia, sila ay palaging nagbibigkas, no? May mga nabibigkas ngayon sa social media, no? May mga tao na naniniwala na kapag ginawa nila 'yon, isa 'yon sa makapagliligtas sa kanila. Pero maling palagay o maling pangunawa kung iisipin natin na maliligtas tayo kung marami tayong alam sa Biblia, kung marami tayong mabigkas o masaulo na Bible verse. No, hindi tayo maliligtas sa pagsaulo. No, pero kailangan nating magsaulo. Kailangan nating magbigkas ng salita ng Diyos. Bakit natin gagawin? Dahil para ito ay maging tatak natin, maging ugat natin, at maging nature. Maging imprint, root, at nature. Pero kung iisipin natin na kaya natin gagawin ito para maligtas tayo, yun ay mali. Pero kaya natin ginagawa yung mag-resign, tayo ay magbigkas, tayo ay magsulat, tayo ay magbasa. Ang dahilan is para maging imprint, root, at nature natin ito. Hindi para maligtas tayo. So ito yung mga maling palagay, maling katuruan, patungkol sa kaligtasan. Kung gayon, ano ang tunay na kalagayan ng pagiging ligtas? So, ano ang tunay na kalagayan ng ligtas? So, ito yung sinabi natin kanina, yung pagbabago na meron tayo ay hindi physical, hindi yung physical na anyo natin, na ako dating payat, ngayon mataba na, hindi ganun. Nung hindi pa ako naniniwala kay Jesus, payat ako, tapos ngayon naniwala na ako, tumaba ako o lumaki ako. So, yan, hindi yun yung pagbabago na sinasabi natin. Kundi, panloob o spiritual. Panloob o spiritual na pagbabago. So, nabago yung ating panloob na katayuan. Nabago yung panloob natin na pagkakakilanlan. So, yung panloob na pagbabago ay hindi nakikita, pero ito ay nangyari the moment na inaccept natin si Jesus Christ. Ano yung pagbabago na yun? Na mula sa pagiging anak ni Satanas, tayo ay naging anak ng Diyos. Simula sa paggabay ni Satanas, tayo ngayon ay ginagabayan na ng Holy Spirit. No, dati tayo ay, pag nanalangin tayo, ang sumasagot sa atin ay ang evil spirit. Ngayon, ang sumasagot na sa atin ay mga anghel. No, ang Diyos ang sumasagot sa atin. Sasagutin ng Diyos yung ating panalangin. At kung dati tayo ay nakatakda na mabulid sa impyerno, ngayon tayo ay nakatakda na mapunta, pag namatay tayo ay mapupunta sa kaharian ng langit. No, dati ang ginagawa natin para sa kaharian ni Satan, no? Ngayon ang ginagawa na natin ay para sa world evangelization. So ito yung mga panloob na pagbabago. So hindi ito nakikita,
Pero ito ay nangyari. The moment na inaccept ko si Jesus Christ. Kaya nga, panloob na pagbabago. Pangalawa, ang banal na Espiritu ay nananahan at namamahala sa iyo. So, ang kalagayan ng pagiging ligtas, una, nabago yung panloob natin. Pangalawa, pinananahanan tayo, pinamamahalaanan ng banal na Espiritu. At sinabi sa Romans 8:2 na mayroong buhay sa banal na Espiritu, sinasabi rin sa John 3:3-5 na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban na siya ay ipanganak na muli sa Espiritu at sa tubig. So tayo ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa Romans 8:2, the Spirit of life, the Spirit of Jesus, set us free from the law of sin and death. Sa pamamagitan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay, na walang iba kundi yung Espiritu ni Jesus, tayo ay nagkaroon ng buhay. No? Dahil tayo ay patay, nagkaroon tayo ng buhay. No? At kailangan natin ipanganak ulit sa Espiritu at sa tubig. Pero ang pinakamahalagang muling kapanganakan ay kapanganakan sa Holy Spirit. At lahat tayo ay ipinanganak na sa Holy Spirit. Kailan tayo ipinanganak sa Holy Spirit? Ipinanganak tayo sa Holy Spirit the moment na tinanggap natin si Jesus Christ. Dahil sa oras na tinanggap natin si Jesus Christ, don't you know that you yourself are God's temple? Because God's Spirit lives in you. Dahil nananahan sa atin yung Holy Spirit ng Diyos, kaya tayo ay pinanahanan na o ipinanganak na sa Holy Spirit. Hindi na natin kailangang sabihin kada worship natin na receive the Holy Spirit. So hindi na natin kailangang sabihin yun kada linggo. Dahil the moment na inaccept mo si Jesus Christ, don't you know that you yourself are God's temple? So, hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos? Dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa'yo. Kaya nga, tayo ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi lang yun, sinasabi sa John 14:16-17, John 14:16-17, na ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, ay hindi lilisan o maaaring alisin sa'yo. So magpakailanman, once na pinanahanan tayo ng Holy Spirit, hindi na ito aalis, hindi na ito lilisan sa atin, ito ay mananatili magpakailan pa man. Kaya nga sinasabi natin na once na ikaw ay ligtas, forever ikaw ay ligtas. Kaya nga, alisin na natin yung pagdadalawang isip, yung pagdududa na ang tagal na natin sa simbahan, ang tagal nating nagsiserve sa simbahan, pero bakit dumadating pa rin yung punto na tinatanong natin yung ating sarili, bakit wala akong katiyakan? Kaya wala tayong katiyakan is dahil hindi natin alam na ang Holy Spirit ay nasa loob natin. No? Gawa, lahat tayo maniwala na the moment na tinanggap natin si Jesus Christ, yung banal na Espiritu ay nanahan na sa atin. At nung nanahan sa atin yung Holy Spirit, habang buhay, ito ay kasama natin. Habang buhay, nananatili sa atin yung Holy Spirit. Iyon ay nakasulat sa John 14:16-17. Kaya i-confirm natin, i-check natin maigi kung ano yung sinabi sa Bible. No, and I will ask the Father that He will give you another Counselor to be with you forever. So, dadalangin ng Diyos na bigyan kanya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama mo magpakailan paman. So, magpakailan paman kasama mo ang Holy Spirit. Hindi lang yun, kapag iyong naunawaan ang pananahan ng banal na Espiritu, no, kapag naunawaan natin, kapag naunawaan natin ang
Kapag naunawaan natin ang pananaan ng Banal na Espiritu, una, maunawaan mo na ang Banal na Espiritu ay gumaganap sa kaligtasan, sa kautusan. Sa Roma 8:2-9. So, maunawaan natin yung Holy Spirit na gumaganap sa kaligtasan at sa kautusan. So, sa pamagitan ng Holy Spirit, nagiging ganap yung kaligtasan natin at nagiging ganap yung kautusan. So, halimbawa, nagbasa tayo ng Bible. Hindi natin maintindihan yung Bible kung hindi tayo pinapanahanan ng Holy Spirit. Tayo din ay nakikinig ng message every Sunday sa ating pulpit message. Hindi natin maiintindihan yung pulpit message kung hindi tayo pinapanahanan ng Holy Spirit. Kaya nga, napakaganda kung before yung mga new believer natin ng simbahan, bago sila makati ng simbahan is nasharan na sila ng way of salvation. So, dahil pag kapag nasharan na sila ng way of salvation o yung daan ng kaligtasan, yung cross message, doon napa-accept na natin sila at dahil napa-accept na natin sila, nananahan na yung Holy Spirit. No? Kaya kapag narinig na nila yung pulpit message, maunawaan na nila. So, dito rin sa simbahan namin, kapag may new believer, pagkatapos ng pulpit message, ay merong assistant pastor na in charge doon sa bagong nakadalo, sa new believer, para i-share yung cross message, yung way of salvation. Bakit? Dahil napakahalaga na panahanan ng Holy Spirit. Dahil pag pinanahanan tayo ng Holy Spirit, magiging ganap yung ating kaligtasan at magiging ganap yung kautusan. Kaya, napakahalaga ng pananahan ng Holy Spirit. At sumunod, maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. So kapag nananahan sa atin yung Holy Spirit, maunawaan natin ang kanyang kalooban. First Corinthians 10:14. Sa First Corinthians 10:13, sinabi doon na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kayang lagpasan. So, ibig sabihin, kapag pinapanahanan tayo ng Holy Spirit, no, kapag pinapanahanan tayo ng Banal na Espiritu, no, maunawaan natin na lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Hindi lang kalooban ng Diyos yung makatanggap tayo ng pagpapala. Hindi lang magandang bagay, no, yung kalooban ng Diyos. Kahit na kamatayan, kahit na problema, kahit na worst na pangyayari, kahit na anong insidente yung dumadating sa atin, yun ay kalooban ng Diyos. Maunawaan natin yun kung pinapanahanan tayo ng Holy Spirit. So, ganun yung mga katangian ng pinapanahanan ng Holy Spirit kapag dumating yung problema sa kanila, bigla nilang marirealize, kaya ibinigay ng Diyos ito dahil ito yung kalooban niya para hanapin ko yung plano niya para mas lalo akong humawak sa salita niya para mas lalo akong manalangin. So, ganun ang mangyayari kung tayo ay pinapanahanan ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga ng pagkatapos na tayo ay naligtas, paano tayo nabago. So lahat ng ito ay mangyayari. Hindi lang yun, maunawaan mo na ikaw ay templo ng Diyos. Sa 1 Corinthians 3:16, sinabi natin kanina na don't you know that you yourself are God's temple because God's Spirit lives in you. Hindi lang yon, itutuwid ka ng Banal na Espiritu kung ikaw ay magkakasala.
Sa Galatians 5:16 to 18. Galatians 5:16 to 18. Itutuwid kayo ng banal na espiritu kung kayo ay magkakasala. No? Kaya pag minsan pag may bagay tayong gagawin, minsan may conscious tayo o may konsensya na gagawin ko ba to o hindi. Ito ba ay tama o mali? Ito ba ay nais ng Diyos o hindi? No, kasi once na pinanahanan na tayo ng Holy Spirit, lahat ng gagawin natin, ipo-confirm na natin sa Kanya. No, idadaan na natin sa Kanya. No, kaya, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ito yung nagtutuwid sa atin. Kaya nawa, dalangin ko na lahat tayo ay maging puspos, tayo ay maging gabay, at tayo ay kumilos sa atin ang Banal na Espiritu. Amen? At hindi lang yun ang Banal na Espiritu ang gagawin sa iyo sa tuwing ikaw ay mahina. So, sino bang hindi nanghihina? Lahat tayo ay nanghihina. So, ang Holy Spirit ang nagbibigay din sa atin ng gabay. No? Ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa tuwing tayo ay nanghihina. So, i-confirm natin maigi sa Bible, lahat ng ito ay isinulat sa Bible. No? Kaya nga, napakalaga na maunawaan natin na kung tayo ay naligtas na, nabago tayo sa spiritual na pagbabago. At hindi lang yun, gagabayan ka niya patungo sa kapayapaan. Sa John 14:27 na ang Diyos ay bibigyan niya tayo ng kapayapaan. No, kapayapaan na hindi tulad ng nasa sanlibutan, kundi kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Yung kapayapaan na nasa sanlibutan ay pansamantala. Halimbawa, ikaw ay pagod. O halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho. Napagod ka. Ikaw ay maupo. Ikaw ay uminom ng tubig, makakapagpahinga ka na. O kaya naman galing ka sa trabaho, pagka-uwi mo sa bahay, hihiga ka na. So ang tawag doon ay nakapagpahinga o naging payapa ka. Pero yung kapayapaan na yun ay panandalian lang. Pero yung kapayapaan na mula sa Diyos ay tunay na kapayapaan at habang buhay. Kaya nga, kung tayo ay gabay ng Banal na Espiritu, tayo ay gagabayan niya patungo sa kapayapaan. Hindi lang yun, sasagutin niya ang ating mga panalangin. Sa Romans 8:26,